Mga kapatid, yan, nandito tayo sa Pilipinas ngayon. May bago na naman tayong gagawin. Ito ay patatlo na nating gagawin. So yan, may bago na naman tayong pang-upload. Katrabaho ito ng aking bilas, si Kuya Jello. Pang-upload na naman tayo at may gagawin na naman tayo. Ito, ang problema nito ay natapunan ng tubig dito nung May. So ilang buwan na? March, April, May, June, July, August. Parang tatlong buwan na. So natapunan ng tubig dito. Muna natin kung gagana. Saglitan lang tong buhay. Kaya may umamoy. Pag may umusok ay patayin natin. So plug in natin yung charger. Alright, umilaw siya, nagpa-flashing. Ito natin. So naka-flashing lang siya. Alisin na natin at nagpa-flashing siya. So ibig sabihin kapag nagpa-flashing yan ay may problema sa loob. So disassembly muna tayo. Baklasin muna natin para malaman natin kung ano problema sa loob. Kung mayroon ba na nag-short na parts, pwede nating malinisan yan muna. So mga nabasa ng tubig, pwede nating linisan yan. So, nandito yung ating mahiwagang tools. Ito ay from Oman. Baklas muna tayo. Disassembly muna tayo ng back cover. So, yun. Napakaganda dito. Tumitila ako yung mga manok. Napakainit. Super init. So makikita nyo, wala pa yung mark na nabuksan na. Yan, pa yung first time. Kasi mayroon pa siyang paper seal. Okay. Kailangan natin makita yung loob kung mayroon ba na nagdikit na parts. Dahil doon sa nabasa. Okay, wala na. Ano pa dito ba? Siguruduhin natin natanggal yung mga screw bago natin alisin yung back cover. Okay. And kailangan natin ng spudger tools. Yan, dito lang sa gilid, yung makikita nyo. Pwede natin sikwatin yan. Okay. Ganun lang to. Okay. So yung button nito ay built-in. Pwede natin munang alisin gaya ng mga palagi kong ginagawa. Yung battery ay aalisin. Okay. Alisin natin yung battery. Detach natin para iwas tayo short. Pinaka-importante sa lahat, alisin yung battery. And sa mga ganitong pamamaraan ay makaka-iwas tayo sa short. So ang unang gagawin natin ay observe muna tayo. Tingnan yung RAM kung may mark ba na basa. Okay. So ito ay 4GB DDR4 na. Okay. Observe muna tayo, lagay na sa gilid. Okay, habang tulog yung ating anak. So nasa loob yung basa, dito sa loob. So tanggalin muna natin tong ating keyboard. Alright. Kasi sa keyboard sa dumaan. Okay, i-install natin yung isang RAM para matest natin. Remove yung battery and yung ating keyboard kasi sa keyboard po siya nabasa. So, i-try muna natin plug in. So, observe mabuti. So, nagbi-blink pa rin. Ayun. Ano? Nagbi-blink. So, may short yan sa loob. Baklasin natin yung board. Ganda lang ating pagagawa dito, mahangin. So tanggalin natin ang ating muna motherboard, main board. So huwag kalimutang itago ng mabuti yung ating mga screw para hindi mawala. So makikita nyo na bagong bago pa yan kasi may seal dyan, oh. Wala pang nakaka open na ibang technician. Tayo ang nauna. So alisin muna natin yung flex na screen. Dapat alisin muna natin yan. Okay.
Tanggalin natin lahat ng screw at mga connection na wire para maiangat natin yung board natin. Right. Wait lang, silipin natin yung anak natin. Alright, masarap na masarap yung tulog niya. Kailangan natin mabilisan ang ating paggawa. Pag-check up. Bago pa magising si Yana. Okay. Alright. So, ito na lang. Grabe ang init dito. Tingnan na natin tong plastic sa loob. Voltage check up tayo. Alright, so ito check upin natin. Pinas forward ko na para hindi masyado mahaba yung video natin. So yan, makikita nyo normal naman yung voltahe niya from DC supply. So ang kailangan lang natin ay dinisan kasi may nakita ko na konting short, parang nabuong corrosion. Yan, gamitan natin ng alcohol. Ito yung ginamit ko. Pansin nyo, linis na, napakalinis. So ito ay tinuyo ko na ng ng hot air. Testingin ulit natin. Ayun. Okay na okay na. Hindi siya na at maingay siya na dito sa tabi ko. Alright. So yan. Buoy na natin. Ang testingin natin ang nakasalpak yung screen. So okay na to. Konting linis lang. Nagawa natin ang paraan na malinis lang gamit ang ating brush at ating alcohol. So hindi na ako gumamit ng lacquer thinner. Yung iba ginagamit lacquer thinner. So ito yung available natin ngayon. Wala akong lacquer thinner dito. Yan, i-ano natin yan. I-reassemble natin. So para matry natin ang nakasalpak yung mga peripherals niya. Lahat ng mga binaklas natin ay ibalik natin mabuti. Alright. Yan. So, konting tiis na lang at matatapos ito. Ayan, sa mga nanonood dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Matapos na itong ating ginawa. So, ganun lang gagawin natin. Alright. Power on natin. Ayun, hindi na siya nagbi-blink. Okay na at nabas na din yung display niya. So, check natin itong warning na message na ito. So, ito ay sa bio setup lang natin. So, yan. Okay na siya. Sa lang to, sa bio setup, alam mo natin, balik natin mo yung back cover and para ma-try natin na may hard drive na. Alright, balik natin na mabuti. Fast forward ulit natin para mabilisan na. Hindi tumagal yung video natin, mas madaling maintindihan. Mas madaling mapanood, maikli lang. Ayan, ganyan lang ang gagawin natin kapag nababasa yung laptop natin. Try munang linisan. Ayan, power on ulit natin. Testingin natin. So, ipa-plug in natin itong keyboard na to kasi ang laptop na to ay sira na yung kanyang yung ibang keys. So, ito yung gagamit natin. And itong laptop to ay may password. May password to. Ang importante ay nabuhay natin. And testingin lang natin itong external kung gumagana yung mga keys niya sa USB niya. Alright, okay naman. So, yung sa internal keyboard talaga, hindi gumagana, hindi nagpa-function. Yan, ayos na. Pwede na natin balik at siya na magte-test. Yan, shutdown na natin. And sa inyong lahat po na nanonood dyan, maraming salamat. And sa aming team, happy 7th Mansari sa ating team mayor. P.I., salamat. At Marlene, sa lahat ng team mayor. And sa lahat po na nanonood dyan, maraming salamat. Sana po ay may napulot kayong aral. And huwag po kayong magsasawang manood sa aking mga video na ina-upload. And maraming salamat po sa lahat ng support, sa mga nakakaalala sa aking mga upload. Ngayon siya na kayo at busy ako dito sa Pilipinas. Sa pasilip-silip lang pag-support. And maraming salamat po and paalam. Bye-bye. See you sa next vlog.